Hi guys! Welcome back sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng yema. Ilagay ko ang costing nito sa bandang dulo ng ating video. So mag-start na tayo guys. Ito yung ating mga ingredients. Meron ako ditong tatlong pirasong itlog pero yung dilaw lang yung kukunin natin dyan. At meron naman tayo ditong mani tapos i-crush natin siya. Meron tayong 3 tablespoon ng butter, 1 half cup ng white sugar, 600 ml na condensed milk, dalawang can siya na malalaki na tag 300 ml each. Crack na natin yung ating itlog at paghiwalayin natin yung egg white at saka yung egg yolk. Ayan, gagamit tayo ng maliit na bowl para dito. Ayan, itabi na natin yung egg white kasi hindi natin siya kailangan. Okay na tong egg yolk, itabi muna natin to at durugin naman natin yung peanut. Ilagay lang natin siya sa dalawang plastic. Ayan, pwede na ito guys. Hindi natin siya durugin masyado. So, tama na to. Ilagay lang natin siya sa maliit na platito. And then, isit aside muna natin to. Okay, dito naman tayo sa pagluluto. So, buksan natin ang burner at gagamit tayo ng low heat. Ilagay natin yung cooking pot and then isunod natin paglagay yung ating butter. Antayin lang nating matunaw yung ating butter bago natin ilagay yung ating condensed milk. Katulad nito, tunaw na lahat ng butter, so ilagay natin yung condensed milk. Tapos haluin lang natin to. Luhit pa rin yung gamit natin dito guys. After 1 minute, ilagay natin yung dilaw ng itlog. Tapos haluin lang natin siya ulit. Ayan, haluin natin mabuti. Pag nagluto tayo ng yema guys, kailangan siyang haluin ng haluin. Parang yung maha blanca. Pag nagluto rin ng maha, kailangan haluin siya ng haluin. So, ganun din ang yema. Para hindi dumikit yung sa ilalim. After ng 5 minutes na pagluluto natin sa low heat, ilagay natin yung ating peanut. At pagkalagay natin ng ating peanut, ilipat natin yung ating apoy sa gitna ng low and medium heat, na sa low at saka sa medium. At lutuin natin to ng 10 to 12 minutes gamit ang settings na yon. Tuloy-tuloy pa rin yung paghalo natin guys hanggang umabot ng 12 minutes para hindi dumikit yung sa ilalim.
I-turn off na natin yung apoy kasi okay na to. Luto na ito. Tapos, ilipat na lang natin siya sa plato. Tapos, palamigin natin ng 30 minutes bago natin ibilog-bilog. After 30 minutes, pwede na natin itong bilogin. So, gagamit tayo ng plastic gloves. At ang gamit ko namang molder, 1/2 teaspoon. Tapos, ilagay natin siya sa plato na may asukal na puti. Para hindi siya dumikit, kailangan may asukal yung plato. Haluin lang natin siya ng konti para ma-coat siya ng white sugar. So, ito na yung ating yema, guys. Ayan, tapos na ako. Ayan, na-coat na siya ng white sugar. Pero ako, guys, inuulit ko to pag bilog. Yung ganito kabilog talaga. Kasi nababago yung ano niya, yung pagka-circle niya. Kaya pinapasadahan ko siya ulit. Para as in bilog talaga siya. Ayan. Dumidikit kasi yung iba. So, ito na lahat, guys, yung ating yema. Ilalagay na natin siya sa garapon. Ilagay na rin natin sa taas yung ating white sugar. Yung ginamit natin kanina to. So, ayan. Para maiwasang magdikit-dikit yung yema. Ito naman yung garapon na gagamitin natin, guys. So, habang nilalagay natin siya sa garapon, binibilang ko rin siya. Para malaman natin kung ilang piraso yung nagawa. Pag nailagay na natin lahat sa garapon, ibudbud natin yung natirang asukal. So ayan, tapos na tayo. Bali, nakagawa ako ng 100 piraso na yema. Yung total expenses dito, $127.50. So ilagay ko yung costing sa dulo para mas malinawan kayo kung magkano yung pwedeng kitain at kung magkano yung pwedeng price para dito. At bago ko ilagay ang costing, meron muna akong isa-shoutout, guys. Shoutout kay Victory Onela Channel. So, Victory Onela Channel, shoutout sa'yo. Ang video na sunod kong i-upload after nito, guys, ice cream ulit tayo. So, ang flavor, tablia or kukwa. Yung video na to, sobrang daming nag-request pampalit doon sa chocolate flavor. So, abangan nyo yun, guys. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat!